bagong kandidato ang nagnanais maging pangulo ng ating republika. Siyam na personalidad ang naghahangad na mahalal bilang pangalawang pangulo. Sa dami at hirap ng mga suliranin na dinaranas ng ating bansa, sila ang nangangako ng mga lunas. Sino sa kanila ang dapat nating paniwalaan? Sino sa kanila ang dapat nating pagkatiwalaan? Ihahandog ng Radyo 5, 92.3 News FM, simulcast sa 1PH on Signal TV. Sir, the people. Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Tumatakbo sa pagkapangalawang pangulo, dala ang partidong Abag PROMD. 80 taong gulang mula po sa San Andres Bukid, Maynila. Tumata yung representative ng Buhay Party List at House Deputy Speaker ng 18th Congress. Hindi nakadalo sa COMELEC debate pero haharapin tayo ngayong araw para sa isang oras ng panayam. Siya na kaya ang susunod na vice-presidente ng bansa. Kasama po natin ngayong umaga, Congressman Lito Atienza. Magandang umaga po. Magandang umaga, Congressman. Diretso po tayo dito. Maraming naghanap po sa inyo sa last COMELEC debate. Hindi nga po kayo nakadalo. Ano po nangyari? Alam nyo, inopera yung dalawang tuhod ko eh. Ngayon po ba? Napakasakit. Mm-hmm. Mahirap yung dinaan ako. Oh, ngayon po. Inopera yung dalawang tuhod sabay. Noong una, sabi ng mga nakaranas, madali lang daw yun. Yun daw eh, napakagang. Wala raw sakit. Kaya pinasok ko. Tsaka gusto ko naman talagang gumaling na eh, para makasabay ako kay Manny Pacquiao. Patulungan ko siya ng buong-buo. Eh, hindi po naman na hindi ko magawa yun nung may diferensya yung dalawang tuhod ko eh. Ngayon po naman, gumagaling na, nakikinikinita ko in another 2 weeks. Kasama na ako kay Manny Pacquiao at makakatulong ko sa kanya ng maayos pagpapaliwanag ng kanya mga programa para sa ating bayan, para sa ating mga mamamayan, para po noon lalo siyang makagiliwan ang ating mga kapwa Pilipino. Opo. Congressman, good morning po. Yan ho bang inyong operasyon sa tuhod? Ano po yan? Anong uri po ng operasyon? Nagkaroon ho ba ng pag-aayos sa ligament? Gaano po kahirap? Go ahead, sir. Pinalitan yung tuhod ko. Ah, knee replacement mismo? Oh, knee replacement. Mm-hmm. Medyo may kabigatan. Mm-hmm. Opo. Pinalitan yung buto, nilagyan ang bakal. Mm. Ayun, yung operasyon mismo dahil sa magaling ang ating mga doktor eh. Mm. Eh hindi naman gaano kasakit. Mm. Una-una wala ka namang mararamdaman gaano. Mm. Opo. Pero yung post-operation, yun, mabigat yun. Dahil Opo. Sumasakit na ang tuhod mo. Opo. Naunawaan po namin, Congressman, kasi nga po yan po din ang ginawa dati ho, I understand, kay dating Pangulong Estrada. No, yung knee replacement. Tama. Opo, opo. Okay. Hanggang ngayon, iniinda niya. Opo, siya opo. Siya iniisip ko palagi, kaya ayoko magpa-opera. Sabi ko, ayoko niyang knee replacement. Nakita ko na yan. Napanood ko yan kay Presidente Estrada. Eh, hindi ko naman nakita ang nakinabang siya ng todo-todo. Mm-hmm. Opo. So, ayoko sana. Pinipigil ko sana. Mm-hmm. Pero pahirap na pahirap ako makalakad. Pakapit-kapit na lang ako. Dalawang beses na ako nahulog. Nadapa. Mm-hmm. Sabi ko, teka mo lang. Hindi ako makakagalaw talaga nito. Hindi ako makakatulong kay Manny. Opo. Hindi ako makakatulong sa ating bansa sa pagpili ng tama. Mm-hmm. Opo. So, sige ako po. Na mismo nag-design. Sige po. Sabi so, ko, apo, sige po. So, Congressman, bago pong tanong ni Chacha, para lang ho sa mga seniors ngayon na nakikinig po nanonood sa atin, kumusta po ang pagtugon ng inyong pamilya sa inyo pong sitwasyon na yan? Mabuti ho, pumapayag pa si Mrs. na kayo po'y mangampanya kung sakasakali kasi nga po sa inyong sitwasyon. Alam nyo, kapartner ko ito magmula ng simula ng politika ko eh.
1971. Mas masahol dito dinaanan namin. Binato ko ng Granada. So, kauna-unahang meeting na dinaluhan ko sa Plaza Miranda. Binato kami ng dalawang Granada at kitang-kita ng buong bansa. Yung unang Granada ay sumabog sa harapan ko. Kaya akala ng marami na disgrasya sila ito. Kaya ang bata-bata pa. Kaya mas masahol yung aking dinaanan. Ito ay expected, anticipated, estimated, na sabi ko naman, malulus ako ito. May awa ang Diyos. Tutulungan ako ng Panginoon at maaga akong gagaling para makatulong tayo kay Manny Pacquiao. Apo. Dahil maganda talaga ang programa ni Manny. Kaya niya ako nakumbinsyo na tumakbo. Nung inaalok niya ako, sumasakit na mga tuhod ko noon. May problema na ako. Kaya sabi ko naman sa kanya, baka hindi ako makatulong ng mga ayos, Manny. Nahihirapan ko sa mga tuhod ko. Sabi niya, hindi. Basta ikaw ang pinili ko sapagkat ikaw ang aking naisip na nababagay maging vice presidente ko. Apo. Sige po. So ito ngayon. Apo. Sige that po. Kind of an answer. Ed, that kind of an answer, I couldn't say no anymore. You run with me, help me win, and help me manage. Manage the Philippines. Alam ko ang puso mo dito. Boss, tinulungan mo ako for 20 years as a boxer. Look where I find myself. Look at the benefits that our country got. Kaya alam ko naman magagawa mo. Okay. Sige po. So ngayon po, Congressman, ito ho yun ang mga millennials. May tanong na po sila, Chacha. Go ahead, Cha. Magandang umaga po ulit, Congressman Lito. Dahil po dyan sa nakwento nyo yan, ano, nagbabasa po ako ng mga comments dito po sa Facebook. And may isang nag-comment po dito na 80 years old na daw po kayo and you have served the people for more than 50 years. Hindi daw po ba dapat sa edad po na yan ay mas maganda po kung magpapahinga na lang po kayo at i-enjoy nyo po ang inyong oras with your family? Palagay ko, kung meron naman mga mas magagaling dyan, yun ang ating piliin. Pero kung wala po naman kayo makikita, nakita ko naman yung kanilang debate ng mga nakaraan. Hindi ko naririnig yung mga aspirante yung gagawin ko kung ako ang Vice Presidente. Sapagkat maraming problema ang Pilipinas na kailangan gampanan ng Vice Presidente ng buong puso. Walang pag-iimbot, walang ambisyon, walang pansarili, at hindi aawayin yung kanyang presidente para sa kanyang sariling ego, yung kanyang kagustuhan. Maraming dahilan para hindi maging epektibo ang vice presidente. Yun ang dapat nating iwasan. Yun naman ang aking ipinapangako sa iyo. Boto ninyo si Manny Pacquiao, si Lito Atienza ang kanyang vice presidente. Lahat ng gagawin ng ating Pangulo ay hindi ko po kukontrahin sa harap-harapan ng mga tao. Sasangayunan ko, sasamahan ko, palalakasin natin yung programa ng ating Pangulo upang magpakatulong sa tao. Hindi yung inilunsad yung programa, hindi pa rin magkasundo yung dalawa. Kaya hiwa-hiwalay ang opinion, hiwa-hiwalay ang direksyon. Yung po nangyari sa nakaraang 6 taon, ang vice presidente natin ay lumilihis programa ng kanyang Pangulo at ng ating Pangulo, kaya sino nakikinabang? E di yung mga drug lord. Pero kung pinagtulungan nila yan, at kung ano man ang hindi sinasang-ayunan ng ating vice, si Lenny, ay kinausap na lang yan ng personal si Presidente Duterte, alagay ko mas marami silang nagawa para sa ating bayan. Yun ang aking ipinapangako sa inyo. I will never go against the program of the president because he is the president, he is number one, and he is the one who has a commitment to fulfill for God and country. So we should all support him. If there is anything that I will notice that is out of line, I will keep my mouth shut.
I would talk to him in private and tell him, Manny, hindi yan ay pinangako mo. Hindi yan ay pinangako natin. I can be your conscience, I can be your mouthpiece, I can be your human rights defender, I can be everything behind the curtains. I will never embarrass Manny Pacquiao. In fact, I will always support him to strengthen his resolve that he is doing right. If he is doing wrong, ito, alam na alam ni Ted to. Ako yung naging vice mayor for 6 years. Hindi naman lahat ng ginawa ni Alfredo Lim, mayor ko, sinasangayunan ko. Ang extrajudicial killing nag-umpisaya sa Maynila. Not many people anymore will remember that EJK in Manila was known as salvaging. Dinadampot na lang sa kalye, patay na. Dinadampot sa Pasig River, patay na ang tao. Gawa na ang mga law enforcer natin. Nagpapalakpaka ng maraming tao, pero si Vice Mayor Atienza nalulungkot sapagkat hindi yun ang aming ipinangako. Hindi lumabas sa bibig ko yun na lahat ng mga kriminal sa Maynila ililipit namin. Papatayin namin. Kaya nung pinapatay na ito mga ito, I wanted to shout out, I do not agree with this. I am not with this program. But I never did it. I kept my mouth shut. And at the right time, I told my mayor, mag-usap tayo dalawa lang, ha? Hindi kasama yung mga staff natin. That's when I told him, Mayor, you have the best intentions I know. But I am not in agreement with your means. You have introduced salvaging in Manila, which we will never benefit from. And we will somehow feel guilty that we have introduced something that is not. Opo. Opo. Alala mo, Ted, yung nauso yung salvaging? Opo. Opo. Nakikita na mga tao. Sumalangit na wa ang kaluluwa po ni Mayor Fred. Ano po? Opo. Opo. Ah, sumalangit na wa ang kaluluwa niya. Opo. Opo. At alam niya itong sinasabi ko. Opo. Sige. Hindi kami nag-away kailanman. Bakit? Hindi ko siya inaway. Opo. Sige po. So, talaga hindi. Opo. Congressman. Hindi ko kaya yung ginagawa niya. Kinakagat ko na lang ang dila ko. Opo, kapag sinabing dalhin sa tundo yan, alam nyo na ibig sabihin. Opo, sige po. So, okay, sige po. So, kaya nagkagulo sa luneta. Yes, sir. Dalhin sa tundo yan. Opo, nagpanik yung hostage taker nung sinabi pong dalhin sa tundo yan. Okay, so, Congressman, ito lang po, nabanggit ho ninyo, talaga ho namang hindi may tatanggi na kayo po'y pro-life, no? Yan po ever since nga ang inyo pong paninindigan. I-connect ko lang po ito dito po sa controversial na Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equity Bill, no ho? Pro-life, vis-a-vis po sa karapatan din po ng sektor na ito, na grupong ito, bakit niyo ho ba talaga kinokontra po itong pagpapasa ng ganito pong uri ho ng batas para nga ho din maging patas ang trato sa ating lahat, anuman po ang sexual preference. Go ahead po, Congressman. Ted, nung inintroduce yung batas na yan, merong provision doon. Same-sex marriage. Same-sex public utilities. Same-sex public comfort rooms. Yun ang mga kinontra ko. Hindi pwede yan. It will not work well for the Filipinos. We have very strong sensitivities which other people may have already lost. Pero tayo hindi pa natin na give up yun. Yung babae, babae. Yung lalaki, lalaki. Tinatanggap pa rin natin yung salita ng Diyos. Humayo kayo at pagparami. At ang pagsasama ay para sa kasal, para sa pamilya. Yun ang pinalala ko. Ang sabi ng Panginoon, magtalik kayo para dumami kayo. Hindi naman kayo magtatalik. Hindi naman kayo dadami kung hindi kayo magtatalik. So, sinasabi, kilan din natin yung karapatan sa kaligayahan. Sangayon ako. I made it very clear in Congress that I respect the right of anyone to be happy.
and to seek his own happiness with the same sex, with whoever he wants to be happy with whoever he would like to share his wealth with, okay sa akin yan. Pero hindi pwede yung magpakasal kayo sapagkat hindi niyo masusunod yung payo ng Panginoon. Umayo kayo at magparami. Hindi kayo pwede magparami kung pareho kayo lalaki. Kaya nagipit ko na sila, ang tanong sa akin, kailan ka ba namin makukumbinsi? Masyado ka naman hardliner. Hindi ako hardliner. Simple lang ang aking argumento. Kailan niyo ako makukumbinsi? Ang magkukumbinsi sa akin ang natural law. Pag ang lalaki ay nabubuntis na ng lalaki, nagdadalang tao na ang lalaki, igagalang ko na yan. Kumuha tayo ng batas na gawin legal ang kasal ng dalawang lalaki at yung babae naman, kung nabubuntis na ng kapwa niya babae, igalang na natin yung pangyarihan. Opo, opo, opo. Dahil nabago na ang ating batas ng kalikasan, babae ay nabubuntis ng lalaki at ang hindi kapwa niya babae. Opo, opo. Hindi na sila makalusod doon. Sige po. Pati yung sponsor ni Geraldine Roman. Ako ginagalang ko yung babae niyan. Opo, opo. Sige po. So Congressman, bago po ang tanong ho ng ating mga millennials ano, at mga tagapanood at tagapakinig, doon lang po sa usapin naman ng kung ayaw po ninyo ng same-sex marriage, how about same-sex union? Para lang ho may batas po na gagabay doon po sa property rights ng dalawa pong magkaparehong kasarian pero nagsasama. Ano ho inyong stand doon? Okay sa akin yun. Magbantayan kayo. At yung meron namang boyfriend sa kapwa niya ng lalaki, gusto mo ibigay na yung pera mo ngayon pa lang, boy pa kayong dalawa, bigay mo. Walang batas na nagsasabing bawal yan. Yung babae, in love sa kapwa niya babae, ibigay mo na ng mana para wala nang question pagka ikaw ay pumanaw. Pero una natin, isali pa yung iba sa usaping yan sapagkat ang nagkakaintindihan kayong dalawa. Di magkasundo kayo sa loob ng batas. Pero hindi natin pwede sabihin, tama eh, kaya pwede para sa lahat. Hindi nga pwede para sa lahat eh. Doon lamang talagang merong pagtingin na hindi na. Apo. So hindi kayo sang-ayon po na magpasa ng batas. Ayaw niyo ng statutory provisions to really define yung pong property rights ng bawat panig on same-sex union, Congressman? It may not be for everyone. So, not isali lahat. Let us respect and go. Tingnan natin dyan, ulit-ulit. This law is all about respecting the right of anyone to seek his happiness as provided for by the Constitution. Opo. And nothing should provide. Nothing should prevent the happiness of anyone simply because of his sexuality, opo, sexual orientation. Mm-hmm. Kaya nung nagkaintindihan kami, alam pa niyo bumoto ako sa version na finally na napagkaisa namin lahat. Kasali na ako sa they allowed me to participate in the final wording of the final version, and it was agreeable to me. Ted, inalis nila. Importante ito, ha? Yung mga palikuran bayan natin, yung unang version, wala na raw dapat sexual orientation. Yung pambabae, pwede na rin sa pambalitang lalaki. In other words, pwede ka pumasok sa comfort room, bulagayin mo kung sino yung ano nasa loob. Kung may babae na nakatalungkot doon, pasensya siya. May batas tayo. Pwede. Opo. Sabay na tayo. Wala namang diferensya. Pareho naman tayong tao. Yung argumento. They're both human beings. They're both Filipinos. They should be allowed to do the same things at the same time. Hindi ganun kasimple yun.
Sabi ko, yung bang public shower, bubuksan din natin sa ibang sexual orientation. Pero narinig yung babae, pero kumakato, pasukin mo ko, ako si Pedro. Andito ako sa loob, sabi ni Maria. Eh, may batas tayo, pwede naman tayo sabay maligo eh. Unang sagot nila, oh, wala namang masama ron. Sabi ko, wala masama. Ako, maliligo ako ngayon sa shower room ng Kongreso. Baka may gusto sumabay sa akin, babae, you're welcome. Kundi, wala naman tumag-imbitasyon ko. Then I prove my point. Hindi practical yan. Kuna natin ipilit siya. Apo. Ayan yung, apo. Yung provision that will force institutions like seminaries, training priests, to force them to accept women as a matter of law. Sabi ko, hindi pwede yan. Opo. Bakit? Sige po. Eh, yung seminary, nagte-training ng pare. Kasamahan mo ng madre sa loob. Opo. It's well said. Sige po. Congressman, ito ho, I hope you don't mind. May lang pong mga tanong po ang mga kaedad ni Chacha. Go, Chacha. Yes po, Congressman. Ito pong question na ito ay galing kay Brett Hill sa Facebook. Sabi niya po dito, sa edad po ba na 80, kaya niyo pa po bang gampanan ang tungkulin kung kayo po ay mahahalal na vice-presidente? Sasabihin ko sa'yo, ha? Sa, alam mo ikaw, idol kita sa intelligence quotient mo. Idol kita sa lahat ng bagay. Magaling ka magsalita, malinaw ka magpaliwanag at maganda ka. Ako, salamat po, Mayor. Pero tasabot ka dyan na hindi sasangayan ang sarili mo. Kaya ko yan sapagkat yung mga yan ang aking pamumuhay na ginampanan simula pa ng aking pagkabata. It will be a natural for me to deliver what Manny Pacquiao is committing to the people. Housing should be provided for by government na hindi naman mahirapan ang tao sapagkat ang lupa ay gobyerno. Ang kayamanan, ang pera, gobyerno. Eh bakit ang nakikinabang lamang si Manny Villar tsaka yung mga malalaking developer? Kailangan medyo lagyan natin ng batas. Ang garantiya sa bahay, ating saligang batas. Tupdi natin that each citizen is guaranteed shelter. Garantiya yan eh. Hindi naman yan pangakong pinalulutang lang. That is a guarantee of the Constitution to every citizen. Pero tingnan nyo ang lupa natin. Sinusumbong ko sa inyong dalawa, Chacha, Ted, ang lupaing Pilipinas mauubos na kapagkat hindi pa alam ng marami, available na for private disposition bago magkaalamanan, ubus na lupa. Pag hindi tayo gumawa ng hakbang, lahat yung lupaing nakikita natin sa kabundukan ng Antipolo Rizal. Ngayon, open pa. May konti pang mga pwede pang i-dispose. Public use, public shelter use. Pero marami na nakapending sa Kongreso. Na binabantayan ko, I must admit to you, I am guarding the legislative mill of Congress dahil marami nakapending na batas dyan. Na pag natuloy, ang makikinabang ay yung mayayamang mga developer kapagkat hindi alam ng tao ang takbo ng batas. Lalabas yan, batas na. Pero sasabihin nila, meron naman nakapag-apply, oh, nauna, ang dami. Oh. Eh, sila, alam nila eh, hindi nyo sinabi sa ibang tao na pwede sila mag-apply. Sabihin nila, libre naman talaga lupa eh. Nabibili lang ng iba, mas maaga, i-resell nila, may tubo na. Yan lang, hindi ko masangayunan. Ang ayon ako kay Manny, ang bahay, garantihan ang gobyerno. And only a president with a social conscience like Manny Pacquiao will be able to do that. Every Filipino born should be given already a guarantee of a space in the country. Opo. Congressman, opo.
Congressman, kung kayo po ipapalarin po na maging pangalawang pangulo ng ating bansa, ano po kaya ang inyo pong preferred na cabinet position? Kung sakasakali po. Wala akong hinahangad eh. Mm-hmm. Tinanong na ako ni Manny niyan eh. Mm-hmm. Sabi ko, alam mo Manny, wala akong hinahangad na pwesto. Pero binabantayan ko lahat yung mga commitment natin. Mm-hmm. Yung mga commitment natin sa ating mga kababayan ay kailangan natin tumdin. Sabi mo, libre ba? Hindi ko makakalimutan yan dahil umpisang-umpisa ng aking public service, talaga naisip ko rin yan. Bakit ang bahay sa Pilipinas napakamahal? We are supposed to be a democratic government for the people, by the people, of the people. And everything should be benefiting the majority. Bakit dito sa atin eh, everything benefits the minority. And whoever is the minority at that particular time gets everything. Hindi pwede magpatuloy yan. Pag nagpatuloy yan, pag-iiba sistema ng gobyerno natin. Mm-hmm. The poor will get sick and tired of being poor. While they see some people prosper, all of a sudden become the richest in the world, mm-hmm. but they remain their faces in the gutter, in the mud. Mm-hmm. Hindi makaangat-angat sapagkat apo, mga batas, apo. Kontra apo. Mahirap. Apo. So what is closest to your heart, Congressman? Kung sakasakali lang po na dumating ang pangkakataon po, palaring nga po kayo, pati ho si Senator Manny, ano ho ba ang tingin po ninyo, ang pang-akma sa inyo na gabinete? Lahat na ipinapangako niya, babantayan ko. Kaya pag tinatanong ako, saan kayo mag-opisina? Sa Boracay, Mansion, sa Coconut Palace? Sabi ko, hindi. Kung saan si Manny, President of the land, hihingi ako ng kaperasong espasyo. Next to the President is the Vice President. So that I'll be accessible to the President anytime he wants my advice, he can call for me. Opo. Tawagin si Vice President. Opo. Sige ano tingin mo rito? Okay. Nito nga lang po, no, nitong nakaraang araw lang, inihayag po ng PDP Laban na ang kanila pong susuportahan ay si Senator Bongbong Marcos. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dito? Yan naman eh, distortion. Distortion of history. And I don't think that union will ever last. It is a union of convenience. At tingin ni Kusi, makikinabang sila kay Marcos. Alam naman ni Marcos, makikinabang siya kay Husi. Pero wala po naman silang commonality on their thinking, ideology. Dahil ang PDP Laban, yan ay tinatag ng mga katipunero noong panahon ni Marcos. To depose Marcos, to stage a revolution of sort. Hindi yan para tulungan si Marcos. Marcos was the target of the intentions of the PDP Laban for change in the national government, and the national leadership. So, pinagmamalaki ni Kusi na siya ay magmamarcos. Ikaw ang may kasalanan dyan. Ikaw may pagkukulang dyan. Ikaw may kagustuhan dyan. But I don't think yan ang gustuhan ni Nelly Pimentel. I don't think yan ang gustuhan ni Jaime Ferrer. I don't think yan ang gustuhan ni Lorenzo Tanyada. I don't think yan ang gustuhan ng mga nagtatag ng PDP Laban. Lalo-lalo na si Ninoy Aquino. Hindi na niyo inisip yun. Inisip ninyo na, nandi, susumpa na kami kay Marcos. Hindi, sumumpa kayo. Problema niyo yan, pero hindi niyo pwedeng sa paniniwalaan kayo o re-respetuhin kayo ng mga leader ng ating politika sa bansa. Because kami mga nakaranas, kami mga dumaan sa stage niya ng ating kasaysayan, alam natin kung anong ibig sabihin ng PDP. Partido Demokratiko Pilipino. Demokratiko ba siya? Demokratiko ba si Marcos Jr.? Kumandidato tapos ayaw humarap sa bayan. Yes.
Kung nabanggit nyo na po, no, yung tungkol po sa ikayo po, naranasan nyo po ang diktatorya ng dating Pangulong Marcos, dati nga po kayong youth leader, pero sa mga surveys po ngayon, kung makikita po natin ano yung mga surveys, lumalabas parati number one si Marcos Jr. Ano naman pong reaksyon nyo dun po sa mga nagsasabi na let's move on from the past, kalimutan na natin yung nangyari sa nakaraan? Kapag po ba naririnig nyo yon at ngayon na napapansin nyo na number one sa mga survey si Marcos, tila po ba ito na po yung pagpapakita na karamihan sa mga Pilipino ay limot na po yung nangyari during the martial law? Ako ilang nangaral din ako eh. Kalimutan na natin. Pero patawarin natin. Pero huwag natin kalimutan. One must never forget the lessons of history. Because otherwise, uulit-ulitin natin ang mali, ang nakaraan. I cannot agree that kalimutan na si Marcos. Hindi nagbayad ng pwis yan. Okay lang, anak ni Marcos yan. Eh. Nagsisunungaling yan. Okay lang, anak ni Marcos yan. We must move on. Move on where? Move on to a deeper darkness? Move on to a world of no principles, hindi pwedeng kalimutan eh. Pwedeng patawarin. Huwag na tayo magdala ng sama ng loob. Hindi kung at pangalan mo, Marcos, masamang tao ka. Hindi. Pero, patawarin kita. Iluklukit ang presidente uli. Pagtatawanan ako ni Marcos. Sabihin, eto sila ito. Ganun lang pa. Noong panahon ng tatay ko, ang tigas ng ulo nito. Ngayon, nirigaluhan ko ng So much money, nakalimutan na lahat, pinatawad na ako. Bongbong, huwag kang magkakasaya ng panahon sa akin sapagkat yung alaala ko. Hindi na po. Mapila tayo! Mahiya-hiya ka yung sarili nyo. Wala ka yung pinagbabalaki kung yung pera nyo. Lumapit kayo sa akin o ako yung congressman. Ginamit ko ba pagka Marcos nyo para sabihin sa inyo, sa mukha ninyo, huwag nyo akong lapitan, kalaban ako. Hindi. Tinulungan ko kayo. Hindi lang minsan. Hindi lang makalawang ulit. Pero para iluklok ang presidente, may nahihibang ka. Hindi ko gagawin yan. Sabi nga ni Elizabeth Ramsey, magpatuka na lang ako sa ahas. Kawawa naman ang tao ka. Kawawa naman ang Pilipino. Ano, hindi na tayo babangon dito sa ating pagkalumok dahil tinalimutan na natin ang kasaysayan. Hindi pwede. I will never forget Bonifacio. I will never forget the sacrifice of Ninoy Aquino. Ninoy, to me, the greatest Filipino. Most Philippine Revolution. Congressman. Opo. Opo. Congressman. Congressman, ito pong problemang kinakaharap po natin, ano ho, ito pong patuloy na pakikibaka ng mga New People's Army at maging ng mga Moro rebels in the South. Kung kayo pong papalarin, pati po si Senator Manny Pacquiao, how will you attend to them? Ano ho ba ang maari pong maging solusyon dito ho sa patuloy pong pakikibaka ng nasa South, ano ho, ang Moro Rebels, ngayon po BIFF na, and then ito hong problema ho natin sa NPA. Go ahead, Congressman. I will try my best to understand their cause. Kasi ang cause nila, hindi naman puro galit yan. Meron talagang dahilan kung bakit pwedeng magalit ang mga Muslim, pwedeng magalit ang mga NPA, sabagat sinabi ko nga sa inyo, yung lupa, wala kami iniintay dyan. Pagkakataon sa bansa, wala rin kami iniintay dyan. Kailan nyo kami bibigyan ng pagkakataon sa ating minamahal sa Pilipinas? Sino man dapat makilabag dito sa atin? Kayo na lang, hindi kami. Kami,
magsanay na kami kumain ng kahoy, kumain kami ng lupa, uminom ng tubig ilog. Tayo na lang ang iinom ng masarap na pagkain, masarap na tubig, matamis na tubig ng Pilipinas. Yoy natin patas. Magsisimula ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Pagka nagkaintindihan tayo, ano ba talaga pinaglalaban nyo? Pag nakakita ng sinseridad yung mga yan, palagay ko naman eh, magkakaintindihan tayo. Alright. Kaya yung solusyon ni Manny Pacquiao ay aking nga intindihan at kinakatigan. Pagkat makaugat yan sa kasaysayan. We have to also provide something for the poor who have remained poor, taken advantage by the super rich, and until we address the problem, there will always be a rebellion, discontentment, and a valid reason for people to revolt. Opo. Opo. Ito po, ilan pang katanungan, Congressman, mula po sa ating mga takapakinig. Go ahead, Cha. Meron po na nagpapatanong dito, Congressman, si Noel Fariñas, na bilang dating mayor daw po ng Maynila, if you were to give ratings para po kay Mayor Isko, ano, base po sa kanyang performance sa pagpapatakbo sa lungsod ng Maynila, kamusta po? Pasado po ba si Mayor Isko sa isang dating mayor ng Maynila? Hindi lang pasado. I would rate him very, very well. Overwhelmingly pasado. Because he's using his ideas, new as they are, but worthwhile trying. He's using his ingenuity, he's using his energy in every way so that susubukan ang mga paraan hindi pa natin susubukan sa dating gawin. Hindi naman pwede kasi palagi na lang tayo rito sa time-tested solution. There are ways and means that should be tested, provided for by the young and the energetic young, especially imaginative young, and Isko Moreno has it. Opo. Alam niyo si Isko, kasabay kong pumasok sa politika sa Maynila yan. I came in as mayor. He came in as counselor from Tondo. He applied to me and I took him in because I saw promise in this particular young man. Nakita ko ang kanyang masidhing kagustuhan na makasali sa solusyon at hindi paglala ng problema. So if you ask me to rate him, I will rate him as number 9, nearing 10. Eh, ang payo ko sa kanya, huwag ka na muna tumakbong presidente. Tapusin mo yung mayorship mo. 9 years of excellent work, you are unbeatable next time. Unbeatable. Pero ngayon, nalaman ka sa mga maraming mga pwede ikwento sa bayan at nakitaan sila ng kagalingan din. So you'll be competing and taking a risk. Samantalang mayor, immediately you will be re-elected by the people like what they did to me. And I thank Manila for that. Opo. Okay. So sa punto niyan, opo, sa punto niyan, Congressman, tanong po ngayon ng ating pong mga, ito ho, no, sa ating pong social media, is there a possibility ho, kasi nga ang sinasabi po ng isang kampo, nakakasigurado na sila sa panalo. Ang sabi ho naman dito ng iba, pwede kayang pag-isahin pang oposisyon para ho naman maging mas malakas ang laban at hindi po maupo yung nagsasabi na sila sigurado na manalo? Kung pwede, sa pwede, pwede. Pero kailangan dyan talaga yung maximum allowance of patriotic sense. Dapat manahig talaga yung interest ng bayan. May interest ng bayan ang mananaig, magagawa yan. Pero kung mangyayari dyan, katulad din nung dati, magkaisa tayo. Magkaisa kayo
behind me. Hindi magkakasundo yan pagka gano'n. Kailangan, magkasundo kayo. Ako, hindi ako kandidato. Sino susunod sa akin, magsasakripisyo? Kailangan, hindi makapasok ang ayaw natin eh. Eh, pag tayo hindi nagkaisa, baka makapasok yan. Hmm. Opo. Okay. Ito po, ilan pa hong katanungan, Congressman, before pong ating po mga parting shot, ika nga po. Congressman, kung hindi daw po kayo at si Manny ay hindi tumatakbong presidente at kayo po hindi tumatakbong vice, sino po daw inyong iboboto? Eh, I will tell you. Disappointing. Disappointing. Walang tatakbo katulad ni Manny. Mm-hmm. Kaya lang ako inspired ngayon eh. Mm-hmm. We have a candidate like Manny Pacquiao coming from nowhere. The best example of Philippine democracy. Mm-hmm. From very severe poverty to presidential potential. Pero kung hindi si Manny, definitely, pwede mo na alisin sa listahan si Marcos. Andiyan naman si Lenny Robredo. Si Lenny, at least merong bahid ng righteousness. Dahil yung asawa niya, righteous. Si Jesse Robredo. At so many years niya kasama yan. Pero yung iba, wala eh. Hindi ko mga malaman bakit what made them run for president. Opo. Sa pagkabisi po, Congressman? Pagkabisi, palagay ko eh, bumoto ko si baka si after having a long talk with him, I may decide to help Walden Bello. Mm-hmm. Sabi nila, Siraulo dahil tama yung sinasabi. Alright. Congressman, just a few minutes. Ito ho, no? Tanong din po ng marami, Congressman, sa ngayon, ano po, na napapanood nila kayo at sila nga po ay nagagalak po that you're available this morning. Kayo na lang daw ho ba ang survivor ng Plaza Miranda bombing? Palagay ko. At saka yung isa na lang ako sa iilan na nabubuhay pa na nagsimula ng ating EDSA Revolution. Mm-hmm. Kaya nung operahan ako, February 24, nagpumilit ako lumabas, sabi nyo yung Dr. Castro, saka pupunta. Wala. May mensahe ko para sa ating mga kababayan. Huwag yung kalimutan, EDSA anniversary ngayon. Pag kinalimutan nyo yan, kalimutan nyo yung pagiging Pilipino nyo. Hindi siya mismo sabi yan. Email. Congressman. Operahan na lang, naisipan ba yan? Ganun ang aking pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Opo. He who forgets history is bound to repeat the same. Hindi kalimutan yan. EDSA started, People Power Revolution started from the Philippines, ginagaya ng Ukraine. Pangalawang ulit na ngayon. Hindi nila magawa. Opo. Okay. Ito ho. Ito na lang po. Ang gulang nila yung ugaling Pilipino. Okay, so chat, go ahead. Congressman, marami pong kabataan ang lalahok sa papalapit pong halalan ngayong Mayo. Ano po ang gusto niyong sabihin sa lahat po ng mga kabataan, reminder po sa paparating na halalan? Aking may papalala sa inyo ay unang-una, alisin niyo yung elemento ng pera. Pinadalan ako ng maraming pera ni ganito eh. Kaya ikakampanya ko na. Huwag niyo gawin yan. Alam ba nyo nung panahon nila Marcos, pag ikaw ay kalaban, hindi na may darating na lang sa iyo ng isang maliit ang pera.
regalo raw. Regalo niyo. Ay, hindi ako pwede regaluhan yan. Kalabang ko yan. Hindi ako, pinadala. Sa inyo ho ito. Ay, hindi, soli mo yan. Pag hindi mo sinoli yan, isasabog ko sa kali yan. Soli na namin. Huwag kayo tumanggap ng pera. Dahil pag tumanggap kayo ng pera for whatever reason, your judgment will be influenced by the mere fact that you accepted the money. Nakita ko na yan. May mga kasama ko sa position. Tumanggap ng pera galing sa diktadurian ng mga parang yun. And lumamig ang ulo nila. Si Atienza, hindi tumanggap ng pera, hindi nagbago ang init ng ulo. Pag ako kinausap tungkol sa nangyayari sa mga panahon yun, ulit-ulit yung sinasabi ko. Kaya hindi nagbago ang aking timplada hanggang sa mapaliwanagan namin ang taong bayan. Pagsasamantala ito, para ng bung ito, panahon na upang alisin natin, sobra na, tama na, palitan na. Dapat ituloy-tuloy natin yan hanggang dulo. Sobra na, palitan na. Sobra na, tama na, palitan na. Sobra na, pigilin na. Huwag na isali sa usapan. Let the young men compete today, not the young Marcos, not the young men of that family. A young man, the ordinary Filipino. Wala na siguro ehemplo niya kundi si Manny Pacquiao. Ordinary Filipino, from nothing to something. Yan magiging modelo ng mga kabataan sa darating niya panahon. Magtatagumpay tayo sa ating sariling pagpupunyagin. Alright. Manny Pacquiao. Opo. Salamat po na marami. Congressman, we're giving you 30 seconds ano ho, bilang final words po this morning sa ating pong panayam para lang po sa pagka-vice presidente. Sino nga po ang karapat dapat sa boto ng Pilipino? Go ahead, Congressman. You have 30 seconds. Go ahead, please. Maraming salamat, Ted. Alam mo, this is the first interview. Opo, after your operation. So, sinabing si Ted Failon. Sabi ka, I want to talk to him. Salamat yan po. Yan ay matagal ko ng kaibigan. Maraming naniniwala dyan. Eh, sana'y makumbinsi ko para kung ano man ang kanyang inclination ngayon. Isipin niya si Manny Pacquiao. Ito yung aming hinahanap-hanap. Ito yung nagbigay ng karangalan sa bansa. He brought home fame, glory, while Marcos stayed on here and didn't let go of the country with shame and ignominy. Can you imagine being called the most corrupt president of all time? Ferdinand Marcos of the Philippines. Tapos itong anak, gagawin natin presidente. Sabihin sa atin ng mga tao sa labas, is there something wrong with you? Is there anything wrong with your minds, Filipinos? I don't want to answer that question. Baka ikaw ang lulo-lulo. Pwede mo sabihin sa nagtatanong. Pero pag pinapanalo natin si Ferdinand Marcos Jr., na yung tatay mismo, pinaalalaan siya ng kabataan niya. Magbayad ka ng buwis, oy. Hindi pwede nagpa-planong magtumak mong presidente, hindi nagbabayad ng buwis. Darating ang araw, tatakbo ka for president, you will be questioned for your integrity. Yan ang nangyayari yan. Sino nagpaalala sa kanya? Sarili niyang ama. Ang ama ko naman, at saka si Marcos, meron silang friendly competition and relationship. Sabi niya, kilala kita dito. Ingat ka lang. Baka mahawa ka sa mga yan. Sabi kayo, Dad, mag-alala. I will always cherish the morals, the stories, the values that you gave me, and the name that you allowed me to inherit. Ang sabi sa akin ng ama ko nung siya namamatay na,
Manila niya ako sabi niya, wala akong yaman. Sabi niya, nabibigay siya. Tangi-tangi iiwan ako sa iyo. Ang pangalan ko, Jose Atienza Senior. Ikaw ay Jose Atienza Junior. Pangalagaan mo yan. Amen. Amen. With that, Congressman, mabuhay po. Salamat na marami sa pagpapangula, Congressman. Mabuhay, God bless, and Godspeed. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.